Sa paminsan-minsan naming paggagala, unang-una talaga naming pinupuntahan ang SM Aura sa BGC. Bakit kanyo? Kasi nandoon ang Toy Kingdom. At habang nasa biyahe, napansin ko na napakaganda pala talaga ng arkitektura nitong SM Aura. Ayon sa nabasa ko, ito daw ay dinisenyo ng isang Miami-based architectural firm na Arquitectonica. At ang disenyo ng mismong building ay parang tatlong nakakurbang laso o ribbon na nagpapaalala rin ng isang malaking puno na nagpapalawak ng mga ugat nito. Sa tower nito sa bandang timog, naroroon ang mga opisina, samantalang ang nasa ibabang bahagi naman ang area kung saan naroroon ang mismong mall. At marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang SM Aura pala ang natatanging mall sa Pilipinas na nakatanggap ng LEED Gold Certification dahil sa pagiging green building nito. Na-achieve ng SM Aura ang International Standard for Air Quality, Thermal Comfort and Energy and Water Efficiency. Medyo napahaba yata ang trivia ko. Heto na, nandito na tayo sa Toy Kingdom. Entrance pa lang, mapapansin mo na kaagad ang aura nitong pambata. Makulay at maliwanag. Pambungad na display nila ang Lego Creative Wall, kung saan makikita yung napakaraming Lego collections. Sa bandang kanan naman, makikita natin yung mga laruang pang babies. At syempre pa, ang pinakasadya talaga namin dito, yung mga toy cars. Kagaya nitong Tomica. Ang Tomica ay isang Japanese brand ng mga diecast toy cars na nagsimula pa noong 1970s. Karaniwang 3 pulgada lamang ang laki ng mga laruang ito. Noong dekada 70 kasi, Matchbox at Hot Wheels lamang ang pinakasikat na kotse-kotsehan. Pocket cars ang unang pangalan ng Tomica nung pumasok sila sa global market ng Amerika. Actually, napakadami talagang mga laruan na makikita dito sa Toy Kingdom. Kagaya nito, meron silang Speed World Collection na kung saan naroroon yung lahat ng iba't ibang klaseng brands ng mga toy cars. Chinek din namin itong mga board games. Ang dami kasing iba't ibang collection. Aba, may napasingit na Hot Wheels dito. Parang kakaunti lang ba ang Hot Wheels nila? Aha, 10% off ang Bleepy merchandise. Sino sa inyo ang mahilig sa Bleepies? Go na kayo dito, now na! Dito sa superhero section, napakarami mong makikitang action figures, iba-iba talaga. Pero napansin namin na dominante ang dami ng mga Star Wars action figures. Oops, may mga Roblox mystery boxes. Kaya lang, bakit kaya ako konti? Bili tayo ng isa para sa ating susunod na unboxing video. Ang gaganda naman itong mga toy figures. Superman, The Witcher, Batman, at marami pang iba. Kaya lang, parang pricey sila. Akala ko nga puro mga indoor toys lang, meron din pala silang collection para sa mga outdoor games, kagaya nitong basketball. At iba't ibang mga bisikleta.
At syempre pa, merong mga dedicated corner para sa mga girls. Parang pansin ko lahat, mga pink halos. Medyo malaki talaga ang area nitong tindahan. Tara, maglibot-libot pa tayo. Well, ano ba talaga ang nabili namin today? Bumili kami ng isang Tomica toy car, isang Roblox mystery box at isang diecast toy na next. Mag-ikot-ikot lang kayo dyan ha, pupunta muna kami sa counter para magbayad. Thank you for watching, guys!